Hey, kumusta kayo diyan? Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na naranasan na nating lahat, ang pakikitungo sa mga dati nating kaibigan. May mga kwento tayong lahat, di ba? Mga kaibigang dati sobrang lapit pero ngayon hindi na. Kaya, tara't sumisid sa ilang tips kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pananaw. Madali kasi tayong mabalot sa sarili nating kwento at makalimutan na may iba pang panig. Subukang unawain kung saan nanggagaling ang dati mong kaibigan. Baka may mga nangyayari sa buhay nila na hindi mo alam. Ang pagkuha ng buong larawan ay talagang makapagpabago sa nararamdaman mo tungkol sa nangyari. Sunod, komunikasyon. Kung may mga hindi na pagkasunduan o di pagkakaunawaan, mahalaga ang bukas na komunikasyon. Makipag-ugnayan, magpadala ng mensahe, o kaya ay magkita para magkape. Maging bukas ang isip at makinig din gaya ng pagsasalita mo. Minsan, ang paglilinaw lang ng mga bagay ay malaki na ang naitutulong. Okay, sa medyo mahirap na bahagi naman, pagpapatawad. Oo, alam ko, hindi madali. Pero, ang pagpapatawad sa isang tao, kahit hindi sila humihingi ng tawad, ay mas para sa sarili mong kapayapaan ng isip. Hindi ito nangangahulugang paglimot o pagbibigay dahilan sa kanilang mga ginawa. Ibig lang sabihin nito ay hindi mo nahayaang pabigatan ka pa nito. Ngayon, pag-usapan naman ang pag-aalaga sa sarili. Napakahalaga na hindi madala ang negatibong karanasan mula sa mga nakaraang pagkakaibigan sa kasalukuyan mong buhay. Ituon ang pansin sa iyong sarili at alagaan ang mga positibong relasyon na mayroon ka ngayon. Palibutan ang sarili ng mga taong nagpapasaya at nagpapagaan ng loob mo. Ang pagkatuto mula sa mga karanasang ito ay isa pang mahalagang hakbang. Pagnilayan ang nangyari at kung ano ang maari mong matutunan dito. Baka tungkol ito sa pagtitiwala sa iyong kutob, pagpili ng tamang mga kaibigan, o ang simpleng pagpapahalaga sa mga relasyon na mayroon ka. At panghuli, pag-unlad. Ang mga negatibong karanasan ay maaari talagang maging oportunidad para sa personal na pag-unlad. Gamitin ang mga sandaling ito para tumibay at maging mas magandang version ng iyong sarili. Ang nangyari sa nakaraan ay hindi kailangang magdikta ng iyong kinabukasan. Tandaan ang bawat tao at bawat karanasan ay nagtuturo sa atin ng mahalagang bagay. Lahat ito ay bahagi ng ating paglalakbay upang maging mas matatag at mas matalino. Kaya, dalhin ang mga tips na ito, pagnilayan ang mga nakaraang pagkaibigan, at gamitin ang mga ito upang bumuo ng mas maliwanag na hinaharap. Salamat sa pakikisama sa akin ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Hanggang sa muli.